Meron pa tayong 84.7% na hindi pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel ko. Bago ang lahat, huwag natin kakalimutan na mag-subscribe and click the bell para ma-receive ninyo lahat ng aking notifications. Marcio Lassiter na pag-uusapan na naman sa social media. Well, posible kayang ma-trade ito sa ibang koponan. Well, bali-balita nga na si Marcio Lassiter ay posibleng matrade nga sa Batang Northport dahil nga si Robert Bolick nga eh nagbabalik na nga daw sa Batang Northport. Si Bolick nga eh nag-resign na lang bigla-biglaan sa Japan B-League dahil nga nagkaroon nga siya ng problema. Pero kung sakasakali nga mga parkoy na si Robert Bolick eh malilipat sa ibang koponan na katulad nga ng SMB, eh sino man kaya ang pwedeng ipalit dito dahil sa nakikita ko lang, si Marcio Lassiter lang ang pwedeng ipalit dito kay Robert Bolick. At isa pa mga parikoy, ang SMB eh loaded na nga sa mga point guard. Well, si Lassiter nga eh talagang pwedeng sa loob to, pwede rin sa labas, na pwedeng gamitin nga ng Batang Northport. Ito naman si Robert Bolick eh talagang maaasahan to pagdating sa labas din at loob. Pero pagdating naman sa edad eh, syempre mas nakakalamang naman dito si Marcio Lassiter. Kayo mga parekoy, posible naman kaya na ma-trade si Marcio Lassiter sa Batang Northport at ang si Robert Bolick naman eh mapunta sa SMB. Well, tandaan nyo, rumor lang to ha, at pwede ring mangyari kung sakasakali. Marami naman lumalabas sa TNT Katropa na si Robert Bolick eh posible nga din na malipat sa kanilang koponan. Dahil alam naman natin, di ba, medyo minamalas nga ang SMB pati na rin ang TNT Katropa pagdating sa mga point guard. Well, alam natin na si Mikey Williams nga eh napag-uusapan palagi dahil alam na terminated na nga ito sa TNT Katropa. Well, binanggit nga ito ni Chot Reyes na talagang malabo na nga pagbabalik ni Mike Williams sa TNT Katropa. Eh gusto lang naman ito ni Williams eh makapaglaro nga sa Barangay Ginebra. Well, nakakapanghinayang lang. Eh sino naman kaya pwedeng ipalit o i-trade dito? Dahil once hindi na nga nakapaglaro ito sa TNT Katropa eh medyo malabo na. At alam natin na hindi basta-basta ibibigay si Mikey Williams sa ibang koponan lalo na sa Barangay Ginebra. Dahil alam naman natin na si Williams ay napakataas ng value nito pagdating sa paglalaro o sa pagtitrade. Siyempre, lalo na kung ibibigay man ng TNT Katropa itong si Mikey Williams sa Barangay Ginebra, eh sino pwedeng ipalit? Dahil ako sa nakikita ko lang eh, pwedeng ibigay lang dyan ay si Stanley Pringle pati na rin si Maverick Ahanmisi. Well, etong dalawa na to eh talagang maasahan to pagdating sa loob. Eh alam naman natin eh shooter tong si Pringle. Yun nga lang, medyo nagkakaroon na nga rin ng edad pero magagamit pa rin nila. Eto naman si Ahanmisi eh siguradong gagamitin ni Coach Tim Cone sa loob dahil nga na napakabata at versatile kung maglaro at napakabilis din, eh syempre pipili rin ng TNT Katropa na medyo le-level dito kay Mikey Williams. Well mga parko, pananaw ko lang yan. Rumor pa lang yan. At syempre magkomento lang kayo at sasagutin natin yan isa-isa. And this is Tondo Boy Vlogs. I'm out. God bless you all.